Ngayong gabi po, guys, ay ang topic po natin ngayon ay about po ito sa health benefits po ng talgos ng kamote. Pakinggan nyo lang po ang aking sasabihin. Hello po, guys. Good evening po sa inyong lahat-lahat. Ang topic ko po ngayong gabi about po ito sa health benefits po ng talbos ng kamote. Kaya ito po siya, guys, yung pinakita ko po kanina sa inyo, itong talbos po ng kamote. Ang ikwento ko po sa inyo, guys, ay base lang po sa aking experience. Ang talbos po ng kamote, guys, ay base lang po sa aking experience nung time po ng 1997 na bago po ako gi-operahan po sa ovary, na dinala po nila ako doon po sa regional sa Cotabato City. Gi-operahan po ako ng isang specialist po sa OB-GYN. Bago po ako, guys, gi-operahan, gi-advisean po ako ng aming kapitbahay na maggamit po daw ako nitong talbos po ng kamote para po daw ay hindi po ako masalinan ng dugo. Ang talbos po ng kamote ay pwede din po natin ito siya, guys, ilalagay po sa mga tinola. Pwede din po ito siya, guys, sa pagluto po ng mga munggo. Ang importante lang po, guys, ay may meron po tayong talbos na kamote na ay mailalagay po sa ating niluluto. Pero ang dapat po nating gawin ang salad. Dahil po, 'di ba po, guys, sa paggawa po ng salad, 'di ba, guys, meron po yan siyang juice. Yung juice po na yun po ang ating iinumin. Iniinom po yun, guys, ang tubig po kung maggawa po tayo ng salad. Maglagay lang po tayo, guys, ng mga kalahating baso lang po na tubig. Gagawin po natin iyan siya sa loob po, guys, ng 3 times a day. Basta yun po ang palaging gagawin. Siguro mga 1 week. 1 week po na yan po ang palagi nating iinumin. Talbos lang po, guys, ng kamote. Ang juice lang po nito. Advisean po ako, guys, ng aming kapitbahay. Medyo maedad na po yun siya. Na para daw na makakatulong po daw siya sa akin. Ito lang po talaga. Pero ang mas the best po daw, guys, ay yung color pula or yung color purple po nito. Nitong talbos po ng kamote. Mabuti lang, guys, nung time po na yun ay may meron po akong sarili ko po na tanim. Pero naubos ko na po yun siya kapag tanggal po ng mga ubos. Mga ganito po. Kaya bumili na lang po kami sa palengke para lang po may meron lang po akong maipapatuloy sa pag-inom po ng tubig po nitong talbos po ng kamote. Bago po natin ito siya, guys, lulutuin or bago po natin ito siyang gagawing salad, huhugasan po natin ito siya, guys, ng mabuti. Kasi po, guys, meron po kayong nakikita dyan, di ba po? Pag pinuputol po natin itong hugbos, di ba po, guys, ay may meron po kayong nakita na tagbog. Hindi ko alam, guys, kung ano po yun siya sa Tagalog. Yung color puti po yan, guys, nakikita po natin, isa po yan siya, guys, na makakatulong din po, guys, para po yan siya sa dugo po, para hindi po tayo masalinan po ng dugo. Basta yun lang po yan siya, guys, na bago po natin siya lulutuin, hugasan lang po muna ng mabuti bago po ito siya ipuputulin. Isang experience pa po. Ito po ay 2013 na umuwi po ako noon sa Pilipinas dahil nasa emergency po yung anak ko po na pangatlo, si Sweet Sweet po. Nung umuwi po ako, dahil nadinggi po siya,
nasalinan po siya ng dugo. Pero after po noon, ang advice ko na lang po, palagi po sila maggamit po nito para hindi na po si Sweet masalinan ng dugo. Imagine po guys, yung anak ko po na yon, 4 times na po siya na-atake po ng dengue. 4 times na po, kaya pag ma-atake po yan siya ng dengue, ito kaagad guys ang juice po nito. Ito po yung palagi kong pinapainom po sa anak ko para hindi po siya ulit masalinan ng dugo. At maganda din po ito siya guys sa pagtaas po ng hemoglobin. Ang advice ko lang po sa inyo po guys, kung sakali po na kung ano po yung mangyayari na masalinan po kayo ng dugo, wag lang po ninyong kalimutan ang talbos po ng kamuti. Gagawin lang po siya na juice. Kasi wala naman pong ano, titisin nyo na lang po guys yung mga lasa po. Ang iisipin na lang po natin palagi na makapagbigay po ito ng kaginhawaan at magaan sa bulsa. At saka po, hindi na po tayo mahihirapan. Kasi mahirap talaga po guys pag masalinan po talaga tayo ng dugo. Sa pamamagitan lang po guys, nitong talbos ng kamuti, sapat na po guys. Gagawin lang po natin araw-araw po ang pag-inom po ng juice po nitong talbos ng kamote. At saka po guys, sa may ano po, yung mga kulang po sa dugo, anemia po sila, isa na rin po ito guys ang makakatulong po sa kanila. Talbos lang po ng kamote. Pero may meron pang isa guys, nakikita nyo po ba yung talbos ng kamote na color pula? Isa na rin po daw yun siya guys. Number one na po yun siya guys na isang makakatulong din po. Kaya mabuti na lang nung time na yun, 2013, meron po akong tanim na color pula po nito. Kaya yun po ang iniinom ko. Pero nung time na naubos na yung mga talbos, edi no choice na po ako. Kaya itong green na lang po yung aking iniinom. Talaga po guys, hindi po talaga ako nasalinan ng dugo. 2013, na dinala po ako doon sa regional sa Cotabato City. Pirahan po ako guys na isang specialist po na doktor sa Ubigayni. Kaya nga po guys, na habang inopirahan nila ako, naka-steady po yung ang pagkukuha po nila ng blood pressure. Mabuti na lang po guys. Ay malaki talaga po ang naitutulong po nitong juice po ng talbos ng kamote. Kaya hindi po ako nasalinan ng dugo. Noong gidinggi po guys yung anak ko, pangatlong pandinggi niya po, nagpapagamit po ako sa kanila ng itong talbos na kamuti po, yung juice po nito. At saka nagpapahanap din po ako guys ng pula po nito or ang purple po nitong talbos po ng kamuti. Na halos 2 times a day po ako nagpapainom po sa anak ko para po manumbalik lang po guys yung kanyang ang pagtaas ng kanyang platelet. Kasi po kahit ang hemoglobin po niya ay mababa. Kaya isang bagay na po ito ang talbos ng kamote, ang juice po nito ay makakatulong na po sa pagpandagdag po ng dugo. Kaya napapasalamat po ako sa anak ko na kahit po siya ay nag-nosebleed at saka nagsuka na po siya ng dugo. Nung time po na yon ay nasa critical po yung buhay ng anak ko. Mabuti na lang po guys ay naagapan po namin ang kanyang buhay. Kasi po guys, mula po doon sa Esperanza, Sultan Kudarat, papuntang General Santos doon sa Doctor's Hospital sa Jensan. Alam nyo po guys, 8 na lang po ang kanyang platelet. Kaya nga po ang sabi po nila, pag 0 daw yung platelet ng kanyang dugo, ay patay na pala. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon po dahil isang panalangin, isang victory or isang kagandahan din po yun guys na pray lang po talaga tayo, pray lang po. At hindi po ako pwede magpakita sa mga anak ko po guys na umiiyak. Hinahayaan ko lang silang umiiyak sa loob po ng ambulansya. Ako po, hindi po ako pwede umiyak. Kailangan pong ipapakita ko din po sa kanila na malakas po ang loob ko. Kasi po guys, kung iiyak-iyak din po ako, tapos yung anak ko na nadinggi,
parang siguro mawawalan na rin siguro yun siya ng pag-asa. Kailangan kong lumaban. Kailangan ko pa rin guys maging matatag para po sa aking mga anak. Kaya after po noon na kahit na nasa ospital po yung anak ko, nagpapalaga po ako sa kanila nito po para tama na ang pagsalin po ng dugo. Opo guys, nasalinan po siya ng dugo pero mas iba pa rin itong talbos ng kamote dahil iron din po ito siya sa dugo at panlaban din po ito sa kanyang nawawalan na mga dugo at pagpandagdag po sa kanyang platelet at ganun din po sa kanyang hemoglobin. Kaya guys, nagpapasalamat po ako sa inyo at lalong-lalo na rin po itong YouTube sa paggamit ko po ng YouTube na nang dahil po sa pag-YouTube po ay sa ganitong mga pamaraan lang po ay ma-share ko po sa inyo ang aking nalalaman, ang aking na-experiensyan po guys na kahit sa mga ganitong mga pamaraan lang po itong talbos ng kamote ay makakatulong na po ako sa inyo sa pag-share ko po ng aking mga videos. Kaya sa muli po guys, nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig at sa inyong pagpanunood at lalong-lalo na po guys sa inyong pagtitiwala sa channel ko po. Kaya po guys, sa muli po, bago po ako mamamaalam, kung may meron man kayong mga kakilala or may meron man po kayong mga masalinan po ng dugo, pero bago po sila masalinan ng dugo, paki-advise lang po sa kanila guys, talbos lang po ng kamote, yun lang po guys ang kanilang gagawin para hindi po sila masalinan. Kaya sa muli po, maraming salamat sa pakikinig. God bless po, good night po sa inyong lahat. Bye-bye po!